San Padre Pio ng Petrelcina, paring Cappuccino, lingkod ng Diyos, kaibigan ni Kristo, kami idalangin ko. Sugat ng Panginoon, iyong hinagtan nang sa amin ipadama, pag-ibig ni Kristo, dalhin ang krus ni Kristo. Purihin Diyos Ama, purihin si Jesucristo, purihin ang Diwang Banal, San Padre Pio, Pari ni Kristo, alagad ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawad tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Petrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ng iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayon siya'y pinararangalan na umulad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mong sasabihing, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa'yo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan, huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot. Ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kaniyang pinagpapala. Ang mga palaloy kaniyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa'yo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit,
Yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw pong ito, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina, isang makabagong santo na alam natin ay popular at pinupuntahan maraming mga deboto sapagkat kilala siya sa mga himala na kanyang tinutulungang maisa katuparan at kasakasama nating nagdarasal kay Jesus Nazareno. Marahil po, iba sa inyo nagtataka, ano po itong nasa kwadro sa harapan natin? Ito po ay isang panyo. Alam niyo po si Padre Pio, kaya lalo siguro siya naging tanyag dahil lumbuhay siya
dinadagsa na siya ng mga tao. Nababasa niya ang kalooban ng tao. Kaya pag may nangungumpisal sa kanya, alam niya pag may tinatago pa yung tao, may nililihim pa. Alam niya kung nangungumpisal pero hindi talaga nagsisisi yung tao, pinapauwi niya muna. Sabi niya, bumalik ka na lang. Medyo masungit ito si Padre Pio. Kung nandito sa Quiapo yun, baka nareklamo niyo siguro. Kasi mahigpit po si Padre Pio. Pag may nakita siyang hindi nakikinig sa visa, hindi maayos ang disposisyon sa visa, pinagsasabihan niya ho. Sa kumpisal, pinauuwi niya. Pag alam niyang hindi naman talaga nagsisisi, yun ang kumpisal o may tinatago pang lihim, ayaw pang sabihin lahat. At ang isang ibinigay ni sa kanya kaya siya naging tanyag ay ang pakikihati sa sugat ni Jesus Nazareno. Siya ang pari na nagkaroon din ng tinatawag natin stigmata o yung mga sugat ni Jesus Nazareno. At ito'y ipinakatago-tago niya. Hindi niya pinangangalandakan. Hindi mayabang si Padre Pio. Sa katunayan, pilit niyang tinatago yun. Kaya nga ho, lalo na pag may misa, tinatanggal niya yung guantes dahil nga kailangan niyang hawakan ang katawan at dugo ni Kristo. Ngunit, yung sugat niya, yung para katulad ng sugat ni Jesus Nazareno na pinagpakuan ng krus, meron din po siya sugat doon. At may sugat din po siya sa tagiliran, gaya ng sugat ni Jesus galing sa sibat. Kung kaya nga, lalo na kung tuwing siya ay nagbibisa, umaagos yung dugo doon po. Kaya kailangan niya magkaroon ng panyo para doon niya nilalagay, dinadampi para huminto yung pagdugo. At mapalad po tayo na yung panyo pong yun na may bakas na kanyang dugo, yun po yung nasa harapan natin ngayon. Kaya tawag po natin dito ay first class relic dahil nandiyan po ay bahagi ng kanyang dugo. Pero mga kapatid, kung nandito rin si Padre Pio, sasabihin niya sa atin, walang halaga ito kung wala pag-ibig sa puso natin. Hindi po ito anting-anting na hinahanap ng iba niya sa labas. Hindi po ito magic. Bagkos ito'y paalala na kaya naman naging mapaghimala si Padre Pio ay dahil nakiisa siya ng lubos kay Jesus Nazareno. Hindi yung pasakit o paghihirap, hindi yung sugat, kung hindi yung pag-ibig at pagpapakumbaba. Iyon sinabi sa unang pagbasa, ang kagandahang loob huwag ipagkait sa tao. Madasali si Padre Pio, pero matulungin din siya. Kaya nga nagtayo siya ng ospital. Kaya tumutulong siya sa mga taong nangangailangan. At sabi nga sa Ebanghelyo ng Panginoon, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tataklo ba nito, ito'y magbibigay liwanag sa lahat. At ganoon ang nangyari kay Padre Pio. Bagamat siya'y mapagkumbaba, malihim pa nga siya kasi mahiyain siya, pero nagliwanag ang kanyang kabanalan. Hindi mo kailangan ipangalandakan. Hindi mo nga kailangan ipahayag. Ayaw na ayaw, natitiyak ko ni Padre Pio yung magbibigay ka tapos may picture taking. O natitiyak ko kung buhay si Padre Pio ngayon, ayaw nyo ng tarpaulin. Nalalagay pa yung mukha niya. Dahil gumawa siya ng mabuti. Dahil para sa kanya, sapat na ang kaalaman ng Diyos. Kung kaya nga't yung sinabi rin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, walang natatago na di malalantad.
walang lihim na di malalaman at mabubunyag. At ito, natitiyak ko yung nagbigay lakas loob kay Padre Pio. Alam niyo po, nung una, pinagdudahan siya maging sa simbahan. Pinagbawalan siya magmisa dahil maging sa loob ng simbahan, nagduda sa kanya. Hindi siya agad pinaniwalaan. Sabi nga nung ibang mga pari, pari pa ngayon. Yung sugat niya, gawa-gawa lang daw niya. Meron pa nga nagchismis sa kanya. Yun daw mga nakukupisal ng mga babae. Makakalaguyo niya. Kawawa naman si Padre Pio. No? Eh hanggang ngayon naman, no, may mga ganun pa rin naman, nagchichismis. So, eh, no? Pero siniraan po siya. Pero hindi siya lumaban. Kahit alam niya, wala siyang ginawang masama. Kahit alam niya, mabuti lang ang kanyang ginagawa. Hindi siya gumawa ng sarili. Alam niyo, nung siya'y binigyan ng parusa, maraming tao dumagsa, magrarally sana, magbabarikada. Pero pinagbawalan sila ni Padre Pio. Ang sabi lang ni Padre Pio, sumunod tayo. Ito ang kalooban ng Diyos. At natitiyak ko na sa puso niya yung sinabi ni Jesus Nazareno, walang lihim na di malalaman o mabubunyag. Magtatanggumpay ang katotohanan. Lalabas din ang totoo. Kaya hindi siya naging hambog. Naging masunuri siya. Para siyang ikinulong lang sa silid niya, pero hindi siya umangal. Kung kaya nga dumating ang panahon, napatunayan na tama siya. At nung napatunayan tama siya, hindi siya bumalik doon sa mga tao na ginantihan niya yung mga nanira sa kanya. Pinagdasal niya at pinatawad niya. Kaya siya milagroso dahil doon, mga kapatid. At naniniwala ko, tutulungan niya tayo magdasal kung ganun din ang ating nasa puso. Tutulungan niya tayong ilapit kay Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, lalo na mga may karamdaman. Kung katulad din ni Padre Pio, mababa ang loob natin, may kagandahan ang loob natin, at tunay tayong nakikiisa kay Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, sa paghiling natin kay Padre Pio na ipagdasal tayo at tulungan tayo dumulog kay Jesus Nazareno, mamaya, pag tayo'y pinahitulutang humaplos sa panyo niya, ipagdasal natin huwag lang ang himala. Ipagdasal natin na lalo tayong matulad sa ating Panginoon upang ang kanyang kapangyarihan, himala at biyaya ay tunay na mapas sa atin. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating tugon, luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatag sa isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok
na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inaalay ngayon ni San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maasahan sa katapatan ay iniayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang balasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang inukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ang maraming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ko sa loob na maging handog, hinawakan niya at tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon.
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang lagalap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't panginapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Pio ng Pietrelcina, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayo tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagpagali at tagapagbigay ng biyaya. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno.
sa ating parish-wide formation bukas, September 24, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. May temang Shrine is a place where we receive mercy. Ang ating tagapagsalta sa araw na iyon ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picachi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayin natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayon ginugunita, si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibay nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan, sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Naging daluyan ng himala si San Padre Pio sapagkat nakiisa siya sa kababaang loob at kagandahang loob ni Jesus Nazareno. Mamaya po, pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ng pagkakataon magdasal at humawak ng may taimtim na pananampalataya sa panyo ni Padre Pio. At gaya ng sabi ko, hindi po ito parang anting-anting o magic na pag humawak tayo, mas tunay na dadalo yung himala at biyaya kung katulad ni Padre Pio, tayo din ay may kababaang loob, may malasakit sa ating kapwa at lagi tayong nanadalig sa katotohanan at kabutihan ni Jesus Nazareno. At nawa, yung mga ipinagdarasal nating may sakit sa tulong ni Padre Pio ay gawaran ng lunas at lakas dahil na rin sa biyaya at awa ng mahal na pong Jesus Nazareno. At pakiusap lang din po, huwag masyado rin po matagal para yung mga kasunod din po, magkaroon din po ng pagkakataon na makalapit at makadulog kay Padre Pio. So, pwede namang saglit, tapos patuloy nyo po yung dasal nyo sa harapan din ng imahe ni Padre Pio.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang malagmaliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Este Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhati ka namin.